Hey loves, hey, I'm Rush here and welcome back to my YouTube channel. So bago na yung background natin guys, as you can see, bago na siya ngayon. Maraming salamat sa inyo sa mga patuloy na nanonood sa vlog ko and happy 3,000 subscribers na po and maraming salamat sa inyo. Ayan guys, so today's vlog, it's gonna be Sada Makeup Try-On Haul. And kung merong clothing haul, meron namang makeup try-on haul. And kakaiba tong vlog na to kasi mostly mga napapanood nyo kapag nagpo-purchase sila from online shop ng mga makeup, sinaswatch lang nila dito. But today's vlog is itatry na natin siya sa face. Actually, natry ko na siya. And ito na yung final outcome, guys. Ayan na yon. So before anything else, guys, if you're new to my channel, please don't forget to be part of my hashtag KMRushPump. Just click that subscribe button and also hit the notification bell para updated ka every time na mag-upload ako ng new video. No, excited na kayo kung ano ba yung mga binili kong makeup, kung maganda ba sila, kung good quality ba sila, and kung mura lang ba sila, and sulit ba yung products na yon. So without further ado, let's jump into the video. Hi guys! So ayan, mag-start na tayo and I'm so excited na i-share yung mga products na binili ko from Lazada. Check muna tayo sa nabili ko na from Sassy Lady Makeup Set Face Primer. So, ito yung tatlo na binili ko from Sassy Lady. And ang price nila, guys, is 169 pesos. This one is yung Pore Invisible Moisturizing Smooth All Matte Primer. Ayan. Meron din silang Sassy Lady Full Coverage Concealer. And ang number dito is yung A40 Natural. Ayan. And then, meron din silang Full Cover Concealer Flawless Matte Long-Lasting Waterproof Concealer. Lahat ng gagamitin natin ngayon, pwera lang yung face powder kasi nakalimutan kong bumili ng face powder. So, all in all, gagamitin ko yung mga nabili ko sa Lazada. So, akala ko naman, foundation yung isa kasi meron na nga nakaganito na concealer. So, wala, hindi ako nagbasa, pero wala tayong foundation. So, ang foundation na lang na gagamitin natin is this one, Full Coverage Concealer. And let's see kung maganda ba yung performance niya. So, mag-start tayo sa primer, All Matte Primer. Ayan, ng Sassy Lady. And one pump lang. Kapag nilalagay ko yung product, guys, okay naman siya. Smooth naman talaga siya sa face. Parang katulad siya ng Maybelline. Bakit naglalagay ako sa leeg? Trip ko lang. So, move on sa foundation. Pero wala tayong foundation. Concealer nga yung nakuha ko, diba? So, ito na yung gagamitin natin. Full Coverage Concealer. Flawless Matte Long Lasting Waterproof. And, swatch ko na to, guys, sa dito. Sa kamay ko. And, unting product lang yung ilalagay mo. Like, one pump lang na ganun. Consistency nito, guys, hindi siya yung parang watery na effect. Talagang creamy talaga. Dapat unti lang muna yung ilagay mo dito. Tapos saka mo siya ilagay sa face. Masobrahan. So, mag-start tayo dito. Nakikita niya yan. Tignan natin kung matatakpan niya yan. Okay. Wow. May pagka-dark yung tone sa akin. Ayan. Yellow na yellow. Oh, yellow na yellow talaga. Mali atay nakuha kong shade. Pero okay lang. Uy, medyo natakpan niya onte. Medyo na-cover niya yung ditong part ko na to. Yung pimple marks ko diyan. Medyo na-coveran niya. So, next one. Gamitin natin itong Sassy Lady Pro Cosmetics Full Coverage Concealer. Yung consistency ng liquid concealer, okay siya kasi full coverage talaga siya. Yun nga lang. Ano ba yun? Ano to? Mas, parang mas lighter to kesa dun sa liquid concealer. So, maglagay tayo sa under eye ko. Ayan. So, tignan yung difference nung may concealer sa wala. Medyo na-lessen yung under eye ko dyan, diba?
So, maglagay pa tayo. So, ganyan lang ako maglagay, guys. Sa liquid concealer, siguro mas maganda pag kinuha ko yung mas light. Kasi super yellow to. Masyado sa akin tong 04. Siguro mga 03 ganun. Hindi ko lang alam yung mga shade nila. Pero, mas okay pala dapat kung ano yung kinuha ko. Yung tawag nito. Mas light. Kasi hindi ko alam talaga kung anong color ko. And wala tayong face powder na nabili. So, ito na lang yung gagamitin ko. Caroline. Ayan. And ang shade ko is yung natural. So, maganda din tong Caroline, guys. So, murang-mura siya. As in, 120 pesos. And, kagandahan dito, oil control din siya. So, medyo okay naman yung coverage niya. Though, hindi niya masyado na-cover to. Ayan, so super ano lang din talaga kasi nito. Super red kaya hindi niya gano'n na-cover. But anyways, okay naman siya para sa akin yung coverage ng Sassy Lady Concealer. And medyo nalighten naman yung under eye ko dyan. Kahit super obvious pa rin. So, ayun. And so, next product na ipapakita ko sa inyo, guys. Super duper nagustuhan ko talaga sila. As in, dung dumating sila, super nagandahan talaga ako. And worth it to worth it yung pera ko dito kasi ang ganda. Super classy talaga nung packaging pa lang. Super classy na to the point na ang mura lang nila. So, ipapakita ko sa inyo, 0203 pieces eye makeup set. Dumating sila sa akin, talagang naka-cover talaga sila ng ganyan. And packaging pa lang nila, guys. Super ganda na. Grabe. As in, mapapabili ka talaga. Ang gaganda ng packaging. So, unang ipapakita ko sa inyo, guys. Ito yung mascara. Ayan. Ito yung logo nila. Ang ganda ng packaging. Goldy ang peg. Ayan. Tiray mo, parang hindi siya ganun kamura. Ayan yung, ano niya, oh. Packaging niya. Wow, super cute, diba? Buksan natin. Ito yung mascara. Oh, see? Ang cute. Ang ganda ng bristles. Kita nyo? Huwag niyo pansinin yung eye bags ko dyan. Diba? Ang ganda ng packaging. Super ganda, oh. Ang taray. Ang classy tingnan. Promise. Super sulit. Lazada Bounce Back Sale. Lazada Bounce Back Sale. And then, next one is yung eyeliner pen. So, ito rin yung packaging niya. Super cute. Whitey dito. And then, touch of gold talaga. Packaging pa lang, guys. Super duper masasayahan ka na. Kasi, di ba, kakaiba yung packaging nila. Alam mo naman, kapag mga marketing keme, di ba, dapat maganda yung packaging para talagang mas mapapabili ka. And ang ganda, promise, super ganda, wala akong masabi. Ito yung packaging ng pen, fine point eyeliner pen, waterproof eyeliner. Cute, tapos meron siya nakalagay dito na rose gold. Ayan, rose gold. Hindi lang ganang kita sa camera. Ayan, pero ang cute. Pointed, guys, super pointed nung dito nyo. Kita nyo ba? Ang ganda. Tapos, kailangan nyo siya munang i-shake-shake na ganun. Kasi medyo nawawala. Kapag sinaswatch mo siya, may time na parang wala yung product kapag sinaswatch mo siya. So, shake-shake mo siyang mabuti kapag gagamitin mo na siya. Diba? Ang ganda ng packaging. Super goldy-goldy ang peg. Okay, guys. So, next one is this one. Eyebrow Pencil. And ganyan siya. Cute, diba? Tapos, press mo muna siya banda dito para lumabas talaga yung pinaka-packaging niya. Ang effort nila, diba? Super effort. Ayan. 020 Precise Eyebrow Pencil. Cute nung packaging. Touch of white here. Tapos, nakasupot pa talaga siya. As in, pahihirapan ka muna bago mamabuksan yung product. So, ganito siya, guys. And super excited na ipakita sa inyo. Cute niya. As in, super cute. And linis yung kamay mo kapag hinawakan mo ito. Kasi pwedeng madumihan. Ganito siya sa loob. Diba? Ang ganda. Nakalagay. Hindi kasi gana makita yung ano niya dito eh.
O2O. Tapos, this one, yung spoolie brush. And this one naman is yung eyebrow pencil. So, i-roll-roll mo lang siya, then lalabas mo yung product. Ganyan siya. Ang gaganda, diba? Super ang gaganda. Sulit na sulit yung... Wait lang, hindi ko pa pala na-mention sa inyo kung magkano to. So 199 pesos tong tatlong to, guys. And meron ka ng mascara and then eyebrow pencil or liquid eyeliner and then eyebrow. Kahit na tayo sa kilay ko, and I'm using this one, precise eyebrow pencil. So let's see kung maganda talaga siya. Mag-start na tayo. Medyo hard siya on. Medyo matigas yung product. Kita niyo naman na nasa swatch na siya sa aking eyebrow. Medyo nahihirapan lang ako kasi parang hindi siya yung paslan. Yung bilog talaga siyang ganun eh. Hindi siya yung parang paslan talaga. Super sulit yung 199 pesos nyo, guys. To think na meron na kayong eyebrow pencil mascara. Kasi kung individual mo silang bibilin, mapapamahal ka. Like, aabutin ka ng siguro mga 700 or 500 plus. Pa sa product. But this one, 199 pesos. Sulit na sulit na, diba? Tapos ang ganda pa nung ano niya, oh. Ang ganda pa niya i-blend. Super handy lang talaga. Hindi siya ganun kabigat. Wow, cute. Super na-amaze ako sa O2O. Here's the final look, guys, using this O2O Eye Precise Eyebrow Pencil. And ang number pala nito, guys, is 03 Middle Brown. And super okay siya sa eyebrow. Hindi siya ganun ka-off na kulay. As in, parang natural looking lang siya. Nakikita niyo naman sa camera. And ayan na yun, guys. Diba, ang ganda. Super sulit. 199 pesos and may tatlo ka ng products ng O2. Upo naman tayo sa eyeshadow palette. Yung is this one, Sassy Lily Eyeshadow Palette. Ayan siya. And ang number niya is 03. Ayan. So, papakita ko sa inyo. Ganda din ang packaging niya. Pero, akala ko dito, guys, super laki siya in person. Pero, hindi pala siya. Pero, so far, okay naman siya. Yan yung packaging niya. Cute, diba? Sassy Lady. Matte yung style. And then, same din sa likod. Ayan. And dito yung mga pangalan ng mga makeup. Eyeshadow. Ito yung pangalan ng eyeshadow. And to the point na parang magkakahawig sila ng Sassy Lady. And then, this one, yung O2O. Magkakahawig sila ng color. And ang ganda lang. Super classy tingnan ng O2O. And then, itong packaging ng Sassy Lady. Ang cute, diba? So, ito yung palette, guys. Ang cute, diba? Wow. This one is yung parang white. And then, mga neutral. And meron siyang sponge na glitters. And ang cute lang nito, guys. Especially, if hindi naman kayo ganun karunong mag-makeup. Ang ganda nito kasi neutral lang yung mga colors niya. If gusto nyo ng, gold, ayan, kung gusto nyo ng gold or something mas dark, mga brown, and then kind of mga orange na tone na hindi off naman sa mata. So, maganda to para sa inyo. Lalo na yung mga nag-start pa lang mag-makeup and hindi ganun kagaling mag-makeup. So, eto masasuggest ko sa inyo. Super sulit na yung 159 pesos mo. Meron ka ng 12 eyeshadow colors. So, excited na akong gamitin to sa ating mata. And yan, mag-start na tayo. Gamitin kong base, guys. Yung shade niya is warm. And yung product. Wow. Nag-color na siya kaagad. Lagay lang muna natin siya dito sa buong mata natin. And then same din sa kabila. Hindi siya yung kapag sinatch mo siya, guys. Hindi siya yung parang may mga pino-pino ka na makukuha. Ito wala talaga. Talagang, alam mo yun, talagang powder na powder yung peg niya. Brown tone dito. Kasi diba yun naman lagi yung ginagawa ko. So,
So, ang gagamitin natin is ito, guys. This, ano ba maganda? This one, ito. Gamitin natin yan dito sa may area ko. Medyo magkakulay sila, pero mas dark tong isa. So, maglagay tayo. Lagay na tayo ng something shimmer, and ayan, ano kayo maganda? Gagamitin kong shade is yung Preside, ito yung shade niya, guys, Preside. Wow, pigmented talaga, super ganda. Look, o oh, diba, ang ganda. Ganda, promise. Super sulit yung 159 pesos niya, guys. Sassy Lady 03. And meron ka ng 12 colors na eyeshadow. Ayan, guys. And then, dito naman sa kabila. So, that's it. So, yung may lower lash line naman, ang gagamitin ko is yun lang din. Para matchy-matchy sila. This one. Yung tama, cozy. So cozy. And yan. Wow, lakas pa ka aura. Super sulit ng 159 pesos mo. Meron ka ng 12 colors na eyeshadow, neutral, and may mga glitters na pwede mong gamitin for everyday look. So, gagamit na tayo ng O2O eyeliner pen. So, i-shake-shake muna natin sila bago natin ilagay. So, mahirap kasi mag-eyeliner kapag nagsasalita. And magmamaskara na tayo using this one, O2O Fiber Mascara. Ayan, diba? Ang kikita ng packaging niya. Then, let's see kung talagang ma-extend niya yung ating eyelashes. Wow! And try to see the difference pag naka-mascara and hindi. Okay siya. For me, okay siya. And then, try natin sa kabila. Okay. Okay yung bristles niya, guys. Talagang may extend niya yung eyelashes mo. Meron kasi yung mga bristles na mga mascara na parang wala lang kapag naka-mascara ka. Alam mo yun, parang hindi niya na-emphasize yung haba ng mata, haba ng mata, haba ng eyelashes. Cute, oh, diba? Umaba na. Kahit ita niya naman sa camera, diba? Talagang meron siyang extend na portion kapag ginamit mo yung bristles niya. And feeling ko hindi na ako mag-eyelash extension. Contour na gagamitin ko, this one is yung galing siya sa Vice Cosmetics. Ayan, so Vice Cosmetics na tayo, and ipapakita ko sa inyo, guys, yung Aura Contour for sure, 145 pesos. Ayan siya, from Lazada, 145 pesos. Nabubuksan dahil naka-sealed pa talaga siya, and hindi ko pa ito na-swatch kung gaano ba siya kaganda pang contour. And I think pwede rin din to sa pang nose line. So, excited na akong gamitin. Tak, tak, tak. Sabi ko pala kanina, guys, di ba? Parang ang brown nung shade sa akin nung Sassy Lady, pero hindi pala. Kapag sa date, alam mo yun, kapag sa araw mo talaga tiningnan o daylight, makikita mo na okay naman pala siya. Hindi siya ganun ka-dark sa akin. So, I think okay lang na yun yung kinuha kong shade. Kasi di ba kanina nung in-apply ko, parang ang dark sa akin, pero hindi pala. Ayan. So, nakita nyo? Wow! Cute pala siya talaga. Oh, diba? Kitang-kita.
naman sa ating noo, dahil malaki ang noo ni Ate Girl. So, ang shade nito, guys, is for sure. For sure. Parang for sure, ganun. For sure. Parang nasobrahan naman ata yung ating contour. Super dark naman ata. Pigmented siya, guys, promise. Pigmented to. Ito, pigmented. Grabe, oh. Halatang halata. Wait lang nga, ayusin natin. Excited naman kasi ako mag-contour. Napadami ko ata yung contour. Napadami ko ata. Sorry na. Aura Blush and Glow Duo naman siya. And I got this for 245 pesos. And ayan guys, meron pa siyang sealed. And hindi ko pa talaga din siya nasa swatch sa inyo. And may highlighter siya. And then meron din siyang blush. Kind of peachy tone, and then meron siyang shimmer or highlighter. Ayan, super cute, and meron din ako ipapakita sa inyo from O2O. Ayan, ano din siya, 4 colors grooming powder, contour, and then blush din siya. So I got it for 150 pesos. So 4 colors na siya, and 150 pesos na siya, guys. And ganito siya. Ayan yung packaging niya. Cute. And then, number 4, grooming powder yung nakalagay. Ayan. Ganito siya. Transparent yung harap. Tapos, yung likod niya, ayan, tone na rose gold. So, buksan natin. Medyo mahirap din to buksan. Nabuksan ko na. Ganyan siya, guys. Ang ganda, diba? Parang may pagka orange ito. Ganon. Tapos, pink. Ayan, ang ganda, diba? Ito, shimmer tong dalawa. Ito. And let's try it. So, ano bang magandang pang... So, i-blush natin. Ito yung pang-blush natin. Tignan natin kung magko-color ba siya sa akin. Ayan siya, guys. It. Medyo kanti lang. Hindi ganun masyado. Ayan, medyo nagkukulay na siya. Bala ko, guys, mag-mascara, ay mag-eyelash extension. Pero parang feeling ko hindi ko na kailangan ng eyelash extension. Kasi meron siyang parang, yung O2O, parang meron siyang extended na, alam mo yun, kapag nag-mascara. Parang ma-extend niya yung haba nung pilikmata mo. So, yung highlighter na gagamitin natin is from, ito na lang, BT21. Itong highlighter side niya. So, let's see. I know, excited na kayo. Hindi ka pa ito nasa swatch, actually. So, mag-highlighter na tayo. Kita niyo yan? Yan yung sa Vice Cosmetics. Yung kanilang Glow Duo. Wow! Ang pigmented. Grabe. Kita niyo ba yan? Taray, ang ganda ng highlighter niya. Kita. Wow, super cute. Super duper na-amaze ako sa mga na-purchase ko ngayon. Super sulit sila as in. Ang gaganda nilang gamitin. Super ganda. Okay guys, so last but not the least, magle-lipstick na tayo. Lipstick talaga. So, yung lipstick na ipapakita ko sa inyo guys, ito naman yung galing sa BLK Liquid Lipstick K-Beauty Soft Matte, and I got it for 379 pesos. And ganito siya guys, super cute ng packaging. Ayan, cherry blossom ang peg. May touch of black dito, yung ingredients niya. Ayan, tapos ayan yung packaging, may mga barcode. Ang shade nito is hibiscus. Nakita ko to kay Ate Wiko Gan, kasi sa Lazada haul niya. And sabi niya ang ganda niya daw sa lip. So, ako naman, syempre gusto ko i-try. And ang ganda sa lips niya. Pero nung tinanay ko sa akin, parang iba yung tone ng color sa akin. Hindi ko alam kung ganun. Parang nag-iiba-iba din. Depende rin sa nag-a-apply yun kasi. So, ito siya. Super cute. And na-swatch ko na to, guys. Super bango. And may touch of
cherry blossom yung ganito niya. Ayan, and matte yung kanyang handi. Super ganda. As in, 379 pesos. And let's see. Ayan, ganito siya. Ayan, and ilalagay ka na siya sa lips. Ganyan yung tone niya, guys. Sinisipon ako. Super lightweight lang siya sa lips, plus super soft sa lips niya. Para lips niya. Super soft sa lips. Parang wala ka lang, alam mo yun, parang wala kang lipstick sa lips. Parang ganun yung feeling kapag sinatch mo na siya sa lips. Wow, ang ganda. Super solid ng 379 pesos mo dito. Ang cute. BLK Cosmetics. And yan, so final look muna tayo and I'll be back. Final thought sa mga brand, sa mga makeup brands na binili ko. So, unahin natin itong Sassy Lady Makeup Primer Base plus ko yung concealer. Ito, 5 stars sa kanila kasi super maganda yung consistency ng products, lalo na itong full coverage concealer na to. Super ganda and pwede mo na rin siya maging foundation, di ba? Nakita niyo naman kanina na ito na yung ginawa nating foundation. And so far, hindi na gaano visible yung aking pimple marks diyan. Ayan. And then this one, okay din naman siya. Plus itong all matte primer, super smooth siya sa face and super okay. Hindi ko lang alam kung kapag ginamit ko siya ng within a week kung mayroong negative reaction. So titignan ko kung maganda ba siya and kung wala bang negative reaction. But so far, I give it a 5 star. Sa Sassy Lady eyeshadow palette, ito yung eyeshadow palette na pinakita ko sa inyo. And sabi ko nga, I got it for 159 pesos and super solid nito, guys, especially yung mga babae out there, yung mga girls out there na hindi pa naman ganun karunong mag-makeup. And super maganda to, guys, kasi ano lang siya, neutral lang yung mga shade, plus meron siyang shimmer na gold and something na hindi nakaka-off sa mata. So girl, you must have it. 159 pesos lang and meron ng 12 colors, so I give it a 5 star. Is mag-move on naman tayo sa 0203 pieces eye makeup set. And ito yung ito siya, guys. So super duper nagustuhan ko sila. Ayan, super duper okay, especially yung precise eyebrow pencil nila. Super nagustuhan ko, as in sa lahat ng mga eyebrow pencil. Hindi talaga kasi ako mahilig ng mga ganung peg na ganon yung eyebrow pencil. Like this one, kasi mas gusto ko na parang ano, parang biniblend siya using eyebrow brush. Pero this one is hindi niya na kailangan ng ganun. Alam mo yung i-blend, hindi niya na kailangan. As in, enough na ito yung gamitin nyo para sa look nyo. As in, super ganda and super sulit. As in, hindi ano, pigmented siya actually. Ayan, so super cute ng packaging and maganda yung performance niya. Ang ayoko lang dito, eyeliner pen, ayoko lang yun kasi hindi siya ganun ka-pigmented. Hindi siya ganun ka-tint kapag in-apply mo na siya sa mata. So, yun lang naman. The rest, gusto ko na. So, ayan, I give it again a 5 star. Ang Glow Duo, this one, super okay to. And ang ganda ng highlighter niya. Nakita niya naman kanina na super duper pigmented niya kanina nung tinay ko na siya during makeup process, diba? Super ganda. Ang sulit ng product. And I give it a 5 star. From Vice Cosmetics, Aura Contour for sure, and I got this for 145 pesos. Ito naman, maganda rin talaga siya pang contour. Ganun ka super kita na naka-contour ka, like parang natural lang. Kaya wag mo masyadong dadamihan kasi pigmented talaga siya. Unting lagay mo lang yung brush na ganun and super kita na din talaga. So, medyo mild lang dapat yung pag-apply mo para hindi ganun obvious na naka-contour ka.
And then next one naman is itong BLK Soft Matte. Ito yung Hibiscus. Ayan, super ganda nito para sa akin kasi lightweight lang siya sa lips ko and parang wala lang talaga. And wala siyang feeling na parang nagbibitak-bitak sa lips. Walang ganun, super soft lang talaga siya, parang hindi ka nga naka-lipstick. Siguro mas bet ko yung shade na mas light dito kasi medyo dark siya sa lips ko. Yung parang medyo nag-red na nagpi-pink. Ganun yung gusto ko. So, magta-try pa ako ng mga ibang shade ng BLK Soft Matte Lipstick. Ayan, super cute siya ng 5 star. Last but not the least is this one, yung O204 Colors Grooming Powder. Ayan, ito super duper nagustuhan ko na din siya. To think na meron siyang blush on na shimmer plus may contour pa siya. So, super cute. Ang ganda din ang packaging niya. Ayan, so, ayan, I give it a 5 star. So, all in all, super gusto ko silang lahat and walang tapon talaga sa mga na-purchase ko. Super sulit ng pera ko dito, guys. Kaya kung gusto niyong itry yung mga product na minention ko, ilalagay ko na lang dyan sa description box para matry nyo din kung gusto nyo din itry yun. So, that's it for the day, guys. I hope you enjoyed this video. Plus, I hope meron din kayong mga nagustuhan ng mga products na gustong itry. So, ayan, ilalagay ko na lang sa description box yung mga na-purchase ko para makita nyo sila. And kung gusto nyo i-add to cart, ayan, sige, i-add to cart nyo na. So, that's it for the day, guys. If you enjoyed this video, please give me a thumbs up and subscribe to my YouTube channel. Sige na, mag-subscribe ka na. I-click mo na yung subscribe button. Oo. So, yan lang, guys. Thank you so much, guys, for watching. And I'll see you on my next one. Bye-bye!